Myla, may balita ka ba kung bakit wala si Steffi? Hindi pa po kami nag-uusap today, sir. Wala kang alam kung bakit di siya pumasok? Kanina ko pa si tinatawagin yung phone niya eh, pero she can't be reached. Wala talaga ako alam, Sir Joseph eh. Baka masama nga pakiramdam niya. Or baka may nangyari sa tatay niya. Mabuti pa siguro, puntahan ko na. Naku, sir, wag! Bakit wag? Baka nga po masama lang yung pakiramdam niya. Hindi niya na po siya kaya... Okay. Sige. Thank you. Gaga ka talaga, Steffi. Gaga ka talaga. If ever ang kaso laban nila sa brother mo ay hit and run, di naman namatay yung biktima, kaya pwedeng kausapin yung pamilya para sa settlement. Hindi naman yun, Alan eh. Inosente si Kenneth. So why should he suffer the consequences? Look, have you seen this? Hindi naman kataka-taka yan. Ganyan ang bumibenta na balita. Anak ng mayaman, nakasagasa, nangaapi na mahirap. Oo nga. Pero sinasabi nila na napakasama ng kapatid ko. Naiintindihan mo ba yun? Yes, pero ganyan ang hinahanap ng drama ng marami. Hindi importante anong totoo, kundi kung ano ang gusto ng bumibili ng balita nila. Since when am I not allowed to see you here in the office? Sir, I'm sorry. Sinabihan ko po siya na may meeting kayo. No problem, Fides. How dare you leave me in that party? How dare you! Jade, yung kapatid ko kinuha ng police. So what did you expect me to do? Mauna na muna ako. Hindi. Alan, mag-uusap pa tayo. Dito ka lang muna. Uunahin niyo pang pag-usapan kesa yung embarrassment that you caused me and my family! Jade, this is about my family. At wala nang mas magiging importante pa para sa akin than my family. And what about me? Am I not family to you? You're not. You're just trying to be part of this family, Jade. Alan, ano yung pag-uusapan natin? Steffi! Bakit po, ma? Paalisin mo na yan, darating na ang papa mo. Steffi, are you okay? Ba't ka pumunta dito? Tinatawagan ka namin sa opisina. Hindi ka naman sumasagot. Ipapaliwanag ko sa'yo, pero hindi muna ngayon. Umalis ka na. Teka, wait. Ano ba nangyayari sa'yo? Basta! Umalis ka na, Joseph. Bakit? Hoy! Hoy! Dikaratista! Pa! Ha? Teka, bakit ho? Dikilo! Kapal na mukha mo, ha! Nagkukunwari ka pang nagmamagandang loob dito sana ko? Steffi, ano ba? Alam mo, umalis ka na. Ano ba? Ba't ganun ba nangyayalam dito? Leo, tama na! Pa, sorry. Joseph, umalis ka na. Please! Steffi. Sige na, umalis ka na! Umalis ka na! Huwag ka naman babalik dito, ha! Paano ba? Tumigil ka na! Tama na! Please, umalis ka na. Ayoko ng gulo. Don't you think you owe me a reason kung bakit galit na galit ang tatay mo sa akin? Ano? Anong reason, Steffi? Alam ko na ang tungkol sa ginawa ng insurance company sa claims ng kapatid ko. So please, wag mo nang i-deny. Dahil alam kong alam. Nakita ko sa computer mo yung files. Hindi ko mo naiintindihan, Steph. Hindi nga ba? Siguro noona wala ka talagang alam tungkol sa nangyari sa kapatid ko at sa kawalang-iyang ginawa ng kumpanya niyo. Ilan ba namang di ang meron sa Pilipinas, di ba? Pero Joseph, nitong huli alam mo na eh. Alam mo. Wala ka nang ang ginawa para itama yung mali nyo. Itinago mo pa sa akin. Hindi ko siya tinago, Steffi. Nung nalaman namin ni Attorney Oya lahat ng pinaggagawa ng tatay ko sa napakaraming insurance claims, ginawa ko ng paraan, hinanapan ko ng paraan para... Pero hindi mo pa rin sinabi sa akin. Kasi nahihiya ako! Okay? Nahihiya ako sa mga pinaggagawa ng tatay ko.
Hindi lang sa'yo, kundi sa napakarami pang ibang biktima. Gagawin ko ito ng paraan, Steffi. Don't you trust me? Hindi na ako sigurado sa isasagot ko sa'yo, Joseph. Hindi ko na alam. So please, umalis ka na, no? Please. Please, Steve. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Iniiyakan mo yung lalaki yun, ha? Ba't di mo kaya iyakan yung pagkamatay ng kapatid mo, ha? Papa, wala naman pong kinalaman si Joseph. Ipagtatanggol mo pa yung pamilya niya! Uncle. Ha? Naniloko tayo! Bakit? Kasi mayaman sila. Kayang-kaya nila tayong tirisin. Kasi wala tayong laban. Ha? Iiyakan mo? Yung mga taong ganyan? Papa, nakakalimot ka na naman. Hindi ba nga sila ang dahilan kung bakit may scholarship ang anak mo, kaya... Para alilalain! Hindi totoong kawang gawa yun. Puhunan ang tawag doon. Anong klaseng mga tao yan? Ginagawang puhunan yung mga buhay ng mga bata para may maalila sila? Huwag niyo akong paandaran ng ganyan, Mama. Kabisado kong ugali ng mga ganyang mayayaman. Dito sa BFF mo, ha? Maghapon, nakasakay yung cellphone, di makontak. May pinagdadaanan lang. Hmm? Huwag mo sabihing siniseryoso niya si Sir Joseph, ha? Excuse me. Chan yun. Lahat ng lalaking chan, ang utak located below the belt. Ako, pinaglalakon lang siya niyan. Ay, nako, tinatawag na ako ni Panginoong Anton. Mauna na ako. Naku, hindi ko na nakain yung food ko. Ay, bilisan mo dyan, ha? Dadalawa na natin sa opisina. Sis, kamusta ka? Ay, eto. Jobless pa din. Napud na nga yung swelas ng sapatos ko kaka-apply. Basta steady ka lang, girl. Myla, may gagawin ka ba mamaya after work? Bakit? May bibigay ako sa'yo na ikatutuwa mo at mga kaibigan mo. Hindi kita maintindihan. Gusto mo bang malaman yung mga kawalang hiyaan ng boss nating bading at ng Diyosang rin niya ng mga kabit? O ba't ito meme ka, sis? Anong pruweba yung sinasabi mo? Kung gusto mong malaman, makipagkita ka sa akin tonight. Company profiles ng mga pinaayos ni Sir Philip nung assistant pa niya ako. Hindi ba si Kenneth ang hinuli? Ano, hindi niyo ba tutulungan yung bata? Pero ang gusto po namin ni Auntie is to make Jameson pay. Ano pong gusto niyo? Umalis ako para lang sa pride ni Papa? At para sa ahiya mo? Hindi po ito tungkol sa trabaho. This is about my family, ma'am. Lahat gagawin ko para mabawi ng pamilya mo yung utang namin sa inyo. Bakit hindi kita nakita? Nag-resign na ako. What? Kung sa inaakala mo, napakaraming sumpa ang nararanasan ng pamilya natin. Hintayin mo ang mga susunod na kabanata.